Ito ay isang kawili-wiling hamon. Sino ang maaaring tumawid sa kahoy na crossbar gamit ang dalawang kamay? Pagkatapos ay mananalo ka ng premyong 50,000 rupees. Hulaan mo kung sino ang mananalo. Ang kandidato number 1 ay tumawid sa 2/3 ng daan. Nawalan siya ng lakas. At nahulog sa tubig. Ang pangalawang kandidato ay isang lalaki na may makapal na balbas. Ipinangako niya sa kanyang kasintahan na tiyak na mananalo siya ngayon. Matapang talaga siya. Tinawid niya ang distansya sa isang hit. Nanginginig ang mga paa niya. Subukang gumalaw gamit ang iyong katawan. Malapit na, Mommy. Sa huli, nawalan pa rin siya ng balanse at nahulog. Kaya sinira ko ang pangako ko sa girlfriend ko. Ito ay ang turn ng ikatlong kandidato sa board. Tumalbog siya ng isang beses. Dumudulas siya gamit ang dalawang kamay. Halos nasa kalahati na siya. Ngunit ang lakas ng braso ay masyadong mahina. Pagkatapos ay nahulog ito sa tubig. Labis na nasasabik ang kandidatong numero 4 at tumalon-talon. Siya squat sa kanyang mga paa at swings forward. Kaya bumagsak ito. Pumupunta ka ba dito para sa isang comedy? Hindi mapanatili ang balanse sa isang segundo. Ito na ang turn ng candidate number 5 sa board. Umindayog din siya sa kalahati hanggang sa kalahating punto. Susunod, panatilihin lamang ang iyong balanse at magpatuloy. Ano ba yan? Nanlamig ang katawan sa pwesto at bumagsak. It's candidate number 6 turn on the board. Matapos umindayog ng isang beses, hindi siya kumikibo. Ang kandidatong ito ay umiindayog sa pinakamaikling distansya. Ang ikapitong kandidato sa board. Tumingin siya sa unahan. Pagkatapos ay eye swing pasulong gamit ang dalawang kamay. Malayo-layo na ang ginawa niya. Subukang sumulong gamit ang iyong mga braso at binti. Ang katawan ng tao ay hindi nakinig. Para siyang palaka na tumitalon sa ere. Nakakatuwa talaga. Mabuti yan. Sinusubukan pa rin. Ngunit kung hindi mo nahawakan ang sentro ng grabidad, mawawalan ka ng lakas. Ang pagbagsak sa tubig ay hindi maiiwasan. Sinusubukan pa niya. Hindi sumuko. Peak spread. Sa huli, babagsak pa rin. Pero bigyan natin siya ng like para sa kanyang pagpuporsige. Ito na ang turn ng candidate number 8 sa board. Ang pambungad na paraan ay kapareho ng mga nauna. At ang ending point ay pareho. Gusto niyang umusad pero hindi siya makagalaw. Nakakatawa. Kahit ano pa ang lugar ay bumagsak pa rin ito. Ang kandidatong numero 9 na ay nasa cutting board. He's crossed his arms, hindi siya simple. Matipuno. Umaasa siya sa lakas ng braso na sinusubukang sumulong. Iunat ang iyong mga binti na parang baliw. No wonder nahulog siya. Sayang naman yun. Na-disqualify siya. Masyadong naiinip ang candidate 10 para mag-swing straight forward. Nakikita mo ito. Natamba na siya. Bored talaga. Ang kandidatong numero 11 na ito ay hindi madali. Nagpalakpakan ang lahat sa kanya. Mukhang may pera. Binaligtad niya ang katawan para sagutan ang hamon. Iba't ibang tao talaga. Tingnan natin kung gumagana ang kanyang paraan. What the hell? Bakit ang bilis niyang mahulog sa tubig? Bored talaga. Ang kandidatong numero 12 ay nasa cutting board. Ang sabi ay gawin. Siya swings na may isang talon. 2/3 na siya ng daan papunta doon. Sanay talaga siya. Magtatagumpay kaya siya. Dahan-dahan nating obserbahan. Malapit na. Matagumpay na hamon. Tunay na rurok. Ngayon ay tinalo niya ang ibang mga kandidato para manalo.